So, paano sharing? Ano nyo? 50-50 po. 50-50? Apo. Hindi po totoo, Your Honor. Hindi totoo? Hindi totoo? Opo, hindi po totoo. Paano ka na may kulong? Nakakulong ka na dito? Nanalagi. Ang kasing presidente ka eh. Presidente-presidente ka, tapos hindi ka makasagot sa mga tanong. Anong kasing vice president ka? Hindi mo alam. Kaliit na, very closely knit kayo na people's organization. Ayaw nga nyo magpapasok ng tagalabas. Ayaw nga nyo palabasin yung mga membro ninyo. Tapos ngayon, hindi mo alam kung anong patakbo doon sa loob ng co-op na yan. Manghihingi kayo. Mga pagkain, opo. Eh, samantalang doon sa White House nila, ang sarap ng mga pagkain nila doon. Yan nga. Tapos kayo, maghihingi. Balikan ko si Balbarino. Randolph. Opo, sir. Ang trabaho mo is mangingisda, di ba? Sir, mangingisda. So how true is the report that a part of your income sa pangingisda ay dapat i-remit ninyo sa SBSI? Opo, totoo sir. Yun? Totoo yun, sir. How much? Sa amin yung parang mamubuhay man may managatay, tinatawag mabubo. Okay. Yung parang... Mambubuhay. Bubo ang gamit sa panghuli ng isda. Bubo, oh. So, paanong sharing? Ano nyo? 50-50 po. 50-50? Opo, sir. Ano yan? In cash or in kind? Kuhaan anay o ganang konsumo, pag abot na mo, ito'y tungaon. Kuhaan ng konsumo? Oo, pag ang limpyo na, ang net na kay bali, sir, mo, ito'y 50-50? Opo, sir. So, paanong konsumo mo sa pangisda? Kukunan mo ng konsumo sa pamilya mo? Hindi. Para sa sunod na paglaot, naragi hapon, konsumo sa gasolina. Ah, okay. Pagkaon kibali na mo, na imong snack. So meaning, ibinta nyo sa palengke yung isda. Pagkuha nyo ng isda galing sa dagat, binta ninyo. Oo, ibinta. Tapos yung kita, doon na hatiin. Hatiin. So kung may kita ka, halimbawa, 1,000 pesos, paano hatian ng 1,000? 500, sir. 500 ang? Pagkita ng 1,000, kung 200... Hindi, ibig sabihin ng... Yung binta mo na. Yung binta. Nabinta ang isda mo, 1,000 pesos lang ang binta. Kunin, anong gawin mo sa 1,000 na yon? Kuhaan mo na ng kuhaan, konsumo. Konsumo? O, bali 200. Magkano kaya sa 1,000? 200. 200 pesos, konsumo? May 800 na tira. 800 tira? O, yun ang hatiin. Hatiin? Ibigay sa... 400 sa'yo? 400 sa ministry. 400 sa? Ministerya ng... Ministerya. Opo. So lahat kayo mangingisda doon sa Kapihan, ganun na ginagawa? Iwan ko sa iba, pero sa by team kami kasi sir. Yung by team? O, team kami ng bubo. Na, iba naman yung mga mamanaay. O, yung pana lang. Sa amin, 50-50 talaga. Kuhaan ng konsumo. So is that true, Jerez Quilario? 50% of the net income of mambubuhay na mangingisda ay napupunta sa inyo, nire-remit sa inyo, 50% maiwan sa kanila? Hindi po totoo, Your Honor. Hindi totoo? Hindi totoo? Opo, hindi po totoo. Paano ka na may kulong? Nakakulong ka na dito? Ha? Ito ha, sandali, Senator Tolentino ha, hindi totoo. Pero, meron dito Cluster Aguila. Sa inyo ito na listahan ha? Contribution, donation, solicitation. Hinabang, bunok. Paano magsusurvive ang SBSI kung walang napupunta sa inyong pera? Paano kayo nakakagastos ng milyon-milyon? Nag-join kayo ng festival sa Sinulog Festival. Nag-champion kayo doon sa Cebu. Pumunta pa kayo ng Korea. Saan nyo kinukuha yung pera na yan kung hindi kayo automatic na dideduct sa mga income ng inyong members? Your Honor, yung makasagot po ay si
board member. Tanalagi, ang kasing presidente ka eh. Presidente-presidente ka, tapos hindi ka makasagot sa mga tanong. Sige, Ma'am Earth, go ahead. Your Honor, please, I do not, hindi naman ako kaparte ng mga fishermen. Hindi ko alam kung anong mga conditions nila. Alam mo, makinig ka, you want this committee to believe na yung binibigay ng membro ninyo ay purely donation. Kung kay, as far as you're concerned, donation. As far as the members are concerned, mandatory deduction from their income. Ano bang totoo? Hindi ko alam yun, Your Honor, kung mandatory. Babastang ko lang namin donation kasi bayanihan kami kung anong mga programa namin nagtulungan. So when you say donation, kusang loob. Yes po. Na binibigay. Oh, yes po. You did not require them to contribute a certain amount of money coming from their income. Wala akong alam po. Sure ka? Sigurado yes ka? Po. Yes po. Kung mayroon money, kusang loob nila kung anong... Kaya nga, kusang loob nila yon. Ha? Hindi nyo nire-require. Hindi ko lang alam. Halimbawa, kasi parang co-op. Co-op yung, halimbawa, yung mga fishermen, parang co-op. Then, hindi ko alam kung anong patakaran nila. Kung anong kasing Vice President ka? Hindi mo alam. Kaliit na, very closely knit kayo na people's organization. Ayaw nga nyo magpapasok ng tagalabas. Ayaw nga nyo palabasin yung mga membro ninyo. Tapos ngayon, hindi mo alam kung anong patakbo dun sa loob ng co-op na yan. Kasi ibang operation, Your Honor. Alam mo naman, sabi ko na nandoon kami sa kuhihan na ang health condition ko malabo na. Parang hindi na ako, minsan ako mag-attend ng mga meeting, nandoon na ako sa bahay. Okay, sandali. Balikan kita, Randolph Balbarino. Yung binibigay mo doon sa co-op ninyo, is it requirement or kusang loob mo, nag-donate ka lang ng 50%? Require talaga, sir. Require? Oh. O kung ayaw mong magbigay? Ano mangyari? Palagi kang sinasabihan sa kanilang sa isang linggo, isang beses kami mag-meeting. Okay. Tapos sinasabi ng treasurer na bakit hindi tayo magbigay na ang Panginoon na yung nanghingi sa atin. Sa kanya naman lahat yung mga bagay na nasa atin. Tapos, pero walang punishment kung hindi ka magbigay. May warning lang sila, sir. Warning. Kung talagang magmaro-maro ka, hindi every time magkakuan ka, mangisda ka, ayaw mong ibigay, ayaw mong mag-remit, ano mangyari sa'yo? Pag mahibawaan ka na nagsibat ka, restricted ka, sir. Restricted? Anong gagawin pag restricted ka? Dili na ka papanagaton, pabantayon ka sa foxhole. So yan ang form of punishment. Restriction pa, inside camp. Oo pa, sir. Gagawin kang gwardiya doon sa Paksol. Oo, hindi ka na makapag... Hindi ka na pwede mangisda. So kung hindi ka na pwede mangisda, ano pagkain ng mga anak mo? Manghingi na lang, sir, sa mga kapitbahay. Saan manghingi? Yung mga may tinda pa doon, manghingi sila, yung mga anak. Kasi mahiya yung mga asawa, yung mga anak na lang, yung maghingi ng... Manghingi kayo? Mga pagkain, opo. Eh, samantalang doon sa White House nila, ang sarap ng mga pagkain nila doon. Yan nga. Tapos kayo maghingi-hingi. Opo, sir. Yes, go ahead. Mr. Chair, follow-up question po. At mukhang involved na naman si Ms. Cheng Alea. Pero dito pa rin sa line of questioning ng chair, may impormasyon po ako na nagsasabing nung natapos ang audit, pinatawag ni Senyor Aguila ang lahat ng mga national managatay. So tinawag ni Senyor Aguila. Sabi niya, may hihingin daw siya na pabor sa kanila. Kasama doon ang asawa ko, sabi nitong resource person ko. Ang pakiusap niya, lahat ng income sa Bobo Fishing sa kanya na bibigyan. Bibigyan lang niya sila ng isda, 2 kilos, kasi lahat ng kuhang isda, ang kukuha noon sa tabing dagat ay ama ni Chenga Lea, si Javierto Quisagan. Siya yung kukuha sa lahat ng isda sa mga national managatay. At siya lang ang authorized na magtinda doon sa palengke ng kapihan. Ganyan po ba, Senyor Aguila? Pagkatapos po ng Typhoon Odette, inipon niyo lahat ng mga mananagat at sinabi niyo lahat ng huli nila
ay sa inyo na lang lahat, pero bibigyan nyo sila ng 2 kilo at yung kokolekta ng lahat ng iba pa ay ang ama ni Ma'am Chinga Lea, si Javier Tokisagan. At si Mr. Kisagan daw ang in charge sa pagbenta ng lahat pa ng mga isdang iyon sa palengke ng kapihan.